sasabihin ko sa mga sawsawero, you cannot stop me. I-bashyo ako, maghapon, magdamag. I will keep doing what I'm doing, which is to protect the children. Nitong Lunes lamang, November 25, ay nagbigay ng paliwanag at hinay si Idol Rapi Tulfo sa kanyang programang Wanted sa radyo. At doon ay inamin niya na nagkaroon siya ng lapse in judgment sa naging action niya sa reklamo ng isang mami sa teacher ng kanyang anak. Ako po, bilang isang mediator, nakapagbitaw ho ako ng suwestiyon. It so happened, later on, yung suwestiyon na yun ay hindi po kaya-aya sa marami. There was a lapse in judgment. And I acknowledge that. At matatandaan na, na nitong November 22, ay agad na binawi ni Idol ang kanyang action sa teacher na hindi na patatanggalan ng lisensya. Hindi na mag-resign. Yung naman po ay binabawi ko na, kaya yung guro, hindi niya kailangan mag-resign at hindi niya kailangan pang matanggalan ng lisensya. Ngunit, ayon kay Idol Rapi Tulfo, sa kabila ng pagbawi niya sa kanyang action sa teacher, ay patuloy pa rin ang pagbabash at pagkikisaw-saw ng ibang tao. Nagalit si Idol sa mga basher at sa mga nagkikisaw-saw. Sabi niya na siya na lamang ang ibas at huwag na raw idamay ang parents, ang bata at ang buong pamilya ng bata. Sanay po ako mabash. Sinabi rin ni Idol na patuloy niyang protektahan ang mga bata dahil yun daw ang kanyang adikain. Iginit din niya na hindi siya against sa mga teacher. Katunayan niya, siya ay tumutulong pa sa mga teacher. Pinaalala ni Idol sa mga bashing at nakikisaw-saw na dapat pangalagaan ang mga bata dahil may mga batas na nakapaloob dito. Nakalimutan na po ninyo na meron po tayong RA 7610 na pinangangalagaan po yung kapakanan ng mga bata. Nakalimutan nyo rin po na meron pong Child Protection Policy ang DepEd. At ano pong nilalaman noon? Zero tolerance against abuse being committed to students. Nanawagan din si Idol Rapi kung maaari ay huwag nang damay ang bata dahil naapektuhan rin ang bata sa pangyayari. Hindi na makatulog at makakain. Hinaik din ni Idol na halos lahat ay nakatutok kay teacher. Pero sa bata, kahit isang kaluluwa, kahit isang tao, kahit ang mga teacher o kinakulang ng bansa, ay wala man lang nangamusta o tumalaw sa bahay ng bata. Simula na mangyari ito pong insidente ni isang kaluluwa, walang tumawag sa mga magulang ng bata, walang pumunta sa bahay ng bata para sabihin, ito'y anong nangyari na sa iyo? Ito'y okay ka lang ba? At may paalala sa Idol Rapi Tulfo sa mga basher at sa mga nakikisaw-saw. You cannot stop me. Pasensyaan tayo. I will do what I have to do to protect the children. Okay?